Tahimik at kalmado ang gabi habang nagpapahinga ang mag-asawang Burnham sa isang sikat na resort sa Palawan nang bigla silang pinasok ng mga armadong kalalakihan sa kanilang tinutuluyang cottage at sa pilitang tinangay kasama ang iba't iba pang mga turista at empleyado sa resort na iyon at isinakay sa nakaabang na bangka palayo sa direksyon ng Sulu na teritoryo ng mga bandido. Ano ang motibo ng mga armado? Yan ang ating aalamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Si Gracia Burnham at ang kanyang asawang si Martin Burnham ay parehong mga misyonero sa Pilipinas sa loob ng 16 na taon. May 27, 2001, tahimik at kalmado noon ang gabi sa resort. Nagbabakasyon noon ang mag-asawang Burnham sa Honda Bay sa hilaga ng Puerto Princesa o kilala sa tawag na Dos Palmas Resort na isang kilalang resort na dinadayo ng mga turista para i-celebrate ang kanilang 18th wedding anniversary. Nasa kalalima na ng kanilang pagtulog nang biglang dumating ang mga armadong lalaki na sakay ng dalawang bangka. Nagtuloy-tuloy sila at walang sabi-sabi na kinatok ang mga cottage at persahang kinidnap ang 20 katao mula sa resort. Kabilang ang 4 na staff ng resort at 3 Amerikano na kinilala bilang sina Martin at Gracia Burnham, mga misyonero mula sa Amerika na nagdiriwang ng kanilang 18th wedding anniversary at si Guillermo Sobero, isang Amerikano na ipinanganak sa Peru na mula sa California. Karamihan sa mga nahuli ay mga turistang Filipino-Chinese. Ang mga bihag ay sinakay sa nag-aabang na mga bangka at lumayo daan-daang kilometro pabalik sa Sulusi na teritoryo ng mga Abu Sayyaf. Ang mag-asawang Burnham kasama ang ilan pang mga turista at mga empleyado ng resort ay dinala ng grupo sa kalapit na isla ng Basilan na noon ay kuta din ng Abu Sayyaf. Ang mga bandido ay humihingi ng milyon-milyong dolyar na ransom para sa kalayaan ng mga bihag pero ang negosyasyon nila sa gobyerno ay hindi nagtagumpay. Dahil sa tindi ng opensiba ng mga militar para i-rescue ang mga bihag, ihiniwalay sina Martin at Gracia sa iba pang mga bihag at hinawakan ng mga ibang grupo ng mga militante ng mahigit isang taon. Sa loob ng mahigit isang taon ng kanilang pagkabihag, sila ay regular na sumasailalim sa pisikal na pang-aabuso at pinilit na mag-iis sa mahabang paglalakad sa kagubatan. Ilang beses na sinubukang tumakas ng mag-asawa, ngunit palaging nahuhuli at pinarurusahan. Lahat ng klaseng hirap ay naranasan na nila sa kamay ng mga Abu Sayyaf. Maraming beses na tinangka ng mga militar na ma-rescue ang mag-asawa. Araw-gabi at walang tigil ang military operations at ilang beses na rin ang nangyaring inkwentro. Ang mga bandido ay palipat-lipat ng lugar kasama ang mga bihag para iligaw ang mga militar na magtangkang i-rescue ang mga bihag. Ang paghihirap na naranasan ng mag-asawang Burnham sa kamay ng mga Abu Sayyaf sa loob ng mahigit isang taon ay natapos din. June 7, 2002, nang makatanggap ng intelligence ang mga militari na ililipat sa panibagong lugar ang mga bihag, kaya naglunsad ng special rescue operation ang mga elite unit ng Philippine Army para sa mag-asawang Burnham. Walang sinayang na oras ang mga sundalo hanggang sa mahanap nila ang mga Abu Sayyaf. Sa operasyong iyon, sumiklab ang mainit na bakbakan na tumagal ng ilang oras. Napatay si Martin Burnham sa crossfire habang si Gracia ay nasugatan ngunit ito ay nakaligtas. Kasama sa naipit at nasawi sa bakbakan ang isang Filipino nurse na bihag din ng mga Abu Sayyaf. At ang sugatang si Gracia Burnham ay dinala agad ng mga sundalo sa hospital para magamot. Ang pagdukot kay Gracia Burnham at sa kanyang asawang si Martin
ay isa sa mga pinaka-high profile na pagdukot na isinagawa ng mga Abu Sayyaf na naging daan para makatawag ito ng pansin mula sa iba't ibang panig ng mundo sa mga aktibidad ng grupo sa Pilipinas. Binigyang babala ng mga iba't ibang bansa ang mga panganib na kinakaharap ng mga dayuhan na maglalakbay sa katimugang Pilipinas kung saan kumikilos ang ilang militanteng grupo para mangidnap lalo na sa mga banyagang turista. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.